Hi, my name is Eugene M. Ramos. Ako po si Gregorio E. Ferrer. Jojo Canulias po. 18 years of age. 18. 34. As of now, student ako. Study, sa bahay, study bahay. Parang ganun lang. Well, isa po akong huwarang estudyante, di ba? Bali security guard. Magsabi po kayo ng kahit ano po sa inyo. Ano? More of, ano lang, yun nga, earlier statement, more of studies na rin ngayon as a priority as of now. Nowadays kasi kailangan prioritize natin ang studies. So, yun, pinaprioritize ko siya. Well, mahilig akong magbasa ng libro, manood ng movies, movie marathon, syempre mag-aral. Dito sa trabaho na, well, kuba trabaho namin dito, bali ang ginagawa na yung pag-assist ng bus, saka pagmumonitor ng mga lumalabas, saka pumapasok ng mga tao, saka yung mga empleyado. Pagkakaalala po ninyo, sino po ang katatapos nilang tulungan ngayong araw? Siguro ano, yung mga na-advisean ko. Actually, kahapon lang siya. Naka-advise ako ng mga tao na nangangailangan ng tulong. In accordance with God's words, parang ganun. Related na rin sa trabaho na yun, sa pag-a-assist ng mga driver na lalabas. Dumadaan ako sa bridge dun sa may bandang downtown at may nakita akong babae, nahulog niya yung ID niya. Pagkatingin ko sa ID is, hindi sa kanya. Siyempre, binalik ko. At sabi naman ng ale, Nagpapasalamat siya sa akin dahil hindi sa kanya yun. Pinapadala lang sa kanya. Very important ID po yun. Inspiration niyo para gawin po ito ng araw-araw? Siguro yung hirap na rin ng buhay, ganun. Pamilya ko, ma'am, sir. My major inspiration is my family. So, be practical na lang. Kailangan mo mag-aral. Sila ang unang sinasandalan ko para makapag-perform ng maganda dito sa trabaho namin as a security guard. Yung merong times na hindi na kami nakakakain, merong times na hindi ako binabaunan, talagang very poor kami. Pero mayaman naman kami sa pagmamahal, given na yun. So, that definitely gave me the motivation to strive harder in life, especially in my studies. Kasi wala nga magpapaaral sa akin, kaya yun, boom! Unang-una, yung mga pangunahing pangangailangan nila, nandyan na yung mga pagkain, mga murang damit lang, may bibigim lang. Saka yung response nila sa akin, yung imbawa pagdating ko sa bahay, makikita ko silang masaya, lalo na pag may mga maiabot yung kahit kunting ano lang, masaya na sila. Tinutulungan naman nila ako sa, you know, motivational support. Basta support lang. Pag may kulang talaga yung pera ko, dadagdagan nila. Mga ganun lang bagay. Simple lang. Alam mo na yun eh, kasi totoo. Ang kahirapan kasi totoo. Hindi siya fictional, just like fictional characters in movies and so on and so forth. But then, totoo siya. So, if it's totoo siya, kailangan mong gumawa ng paraan na totoo rin. Mag-aral ka.